Welcome back dito sa channel natin. Pumunta tayo dito sa Ortigas Center sa may Pasig City. Ngayong bagong taon na, 2023, babalikan natin ang Meralco Avenue at titingnan natin kung may progress na ba doon sa itatayo na Ortigas North Station sa kanto ng Ortigas Avenue at Meralco Avenue. So ayan guys, nandito na tayo sa may Ortigas Avenue, malapit sa Robinson's Galleria. Kung napanood nyo yung last update natin, pumunta tayo doon sa kabilang dulo ng Meralco Avenue. At nakita nga natin doon na binakura na o sinarado na yung dulo ng kalsada na yon sa kanto ng Shaw Boulevard bilang preparation sa itatayo na Ortigas South Station naman. Makikita natin dito yung signage tungkol yan sa pagsasara ng Meralco Avenue noong nakaraang taon para sa itatayong Metro Manila Subway. Andito na tayo sa kanto ng Ortigas Avenue at Meralco Avenue sa Pasig City. Pumunta tayo dito sa may Metro Walk, isang commercial center kung saan napili ang lugar na yan na location ng itatayo na Ortigas North Station. So yan guys, nandito na tayo sa may Metro Walk Commercial Center. Isa itong kilalang lugar dito sa Pasig City kung saan may mga restaurants, mga coffee shops at mga bar. Ito yung proposed location ng Ortigas North Station. Malawak din itong area ng Metro Walk at kalahati nga sa lugar na ito ay madedemolish dahil sa itatayo na subway station sa ilalim. Kung napanood nyo yung previous vlog na ginawa natin dito, may proposal ang LCS Group na siya rin nagmamayari ng Metro Walk Commercial Center na magtayo dito ng isang high-rise iconic tower na may kasamang office building, residential condominium at shopping mall na magiging connected sa itatayo na Ortigas North Station ng Metro Manila Subway Project. Meron pa tayong nabalitaan na nagkakaroon ng delay sa right-of-way acquisition ang Department of Transportation dahil nga sa negotiations ng mga kilalang subdivision dyan sa may Quezon City kung saan dadaan doon ang linya ng Metro Manila Subway sa kanilang mga exclusive villages at subdivisions. Patuloy pa rin ang negotiations tungkol sa mga right-of-way acquisition na yan. So ayun guys, nandito tayo sa Metro Walk at ito naman yung proposed project ng LCS Group na magtayo ng isang iconic tower building na may kasama pang mga office towers at residential towers pati na shopping mall na magiging connected sa Ortigas North Station. Andito tayo sa pinaka main square ng Metro Walk. Buhay na buhay ang lugar na ito tuwing gabi dahil marami nga dito mga restaurants at mga bars. Kapag nagsimula na ang construction ng Ortigas North Station, isa ang lugar na ito sa matatamaan at madidemolish. Kung
tungkol naman doon sa proposal ng LCS Group sa gobyerno na magtayo ng isang joint project, isang mixed-use development na magkakaroon niya ng isang high-rise tower, shopping center at marami pang iba dito sa Ortigas North Station. Patuloy pa rin yung negotiations tungkol sa proyektong yon. Kaya as of now, as of making this video, wala pa tayong balita o update kung matutuloy na ba ang proyektong yon na itatayo dito sa lugar na ito. So ayun guys, ngayon 2023 na dito sa Metro Walk, business as usual pa rin at wala pa tayong nakikita na kahit anumang signage o anumang palatandaan na magsisimula na ang any form of pre-construction or construction activities dito sa lugar na ito para sa Metro Manila Subway Project. Malawak din itong area ng Metro Walk at napakaganda ng location na ito sa kanto din ng Ortigas Avenue. Isa pa sa napansin ko dito sa Pasig City, maganda at malinis at maluwag ang kanilang mga footbridge, hindi katulad sa mga footbridge sa Maynila. By the way guys, kung napanood nyo yung last update natin, pumunta tayo doon sa may Capitol Commons, sa may Estancia Mall, sa dulo ng Meralco Avenue, kanto ng Shaw Boulevard. Doon itatayo ang Ortigas South Station. Kung mapapanood nyo yung video na yon, makikita natin doon na sinarado na talaga yung lugar na yon at may mga signage na na doon itatayo ang Ortigas South Station. Ngayong 2023, ibinalikan natin ang lugar na ito pero wala pa tayong nakita na kahit na anumang palatandaan na magsisimula na ang construction ng Ortigas North Station. Sana naman maayos na yung mga right-of-way acquisitions ng Department of Transportation para magtuloy-tuloy na ang construction ng Metro Manila Subway at magbigay na lang tayo dahil parehas naman tayo mga Pilipino na makikinabang sa subway project na yan. Babalik-balikan pa rin natin ang lugar na ito para magbigay ng mga latest update tungkol sa Metro Manila Subway, pati na doon sa proposed na iconic tower na itatayo dyan sa kabila. Abangan din natin yung mga updates tungkol sa proyektong yan at sana matuloy din. By the way, na-award na yung mga unang contract packages para sa construction ng Metro Manila Subway Project. Ang phase 1 ng proyekto mula Valenzuela hanggang North Avenue, na-award na yung mga contract packages na yan sa panahon pa ni dating President Duterte. Pati na yung mga contract packages para sa pagtatayo ng mga station sa Quezon Avenue, Anonas, Katipunan. Na-award na ang mga yan sa mga Japanese at Filipino construction companies. At ang pinaka-latest nga ay yung contract packages para sa Ortigas North at South Station na napunta sa Megawide at Tokyu-Tobishima. Mula dito sa Ortigas Center sa may Pasig City, ano masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.